Part 2 natin ng circular and rotational motion. Ito yung ating problem ngayon. A little girl is playing with her foot jump. The ball in her foot jump is in uniform circular motion and makes 20 revolutions in 4 seconds. And then ito yung mga tanong ngayon na sasagutin natin. So i-illustrate ko muna yung nangyayari ngayon dito. So ito yung illustration natin diyan, may bata and then may naglalaro siya ng foot jump. So yung parang tatali sa paa, tas may bola sa ano, sa dulo, and then paikot-ikot ngayon yan. So ito yung situation natin, ito daw ay merong nakagawa siya ng 20 revolutions in 4 seconds, okay. So ito yung mga hinahanap ngayon, so sagutan ngayon natin to. Tinatanong dito sa letter A muna, what is its period? Itong period, another term lang to sa time, so time lang din yan, time, ayan, which is equals to time natin, ayun ay, so letter A, ayun ay 1 all over frequency. So kailangan muna natin makuha yung frequency natin. So yung frequency natin ay 20 divided by 4, which is equals to 5 revolutions per second. And then in putting this into our formula for period, which is also the time, lumalabas yung time natin ay, o yung period, 0.2 seconds. So sa 0.2 seconds, nakaka isang kompletong revolution siya. Ito yung sagot natin sa A. Okay. And then what is its frequency? Yung frequency natin ay, so 20 divided by 4, which is equals to 5 revolutions per second. Ito, if the length of the plastic cord is 0.8, what is its speed? So hinahanap yung speed. So yung ano yun, velocity yun. Formula natin sa velocity, that is the circumference divided by the time. So, ito yung ating formula ng circumference, 2 pi times the radius, which is 0.8 divided by time. Time natin ay 0.2. So, ang sagot ay 25.133 meters per second. And then, final, the last problem. If the ball has a mass of 3 grams, how much force is acting on the ball to keep it in uniform circular motion? So, inahanap dito yung centripetal force. So, yung formula natin sa centripetal force ay, ito yung ating formula, centripetal force. So yung mass natin ngayon ay 3 grams. So kailangan natin itong i-convert sa kilogram. So divide natin na 1,000. So 3 divided by 1,000 times the velocity squared divided by the radius. Ito yung sagot, 2.369 Newton. Okay. A mass moves in a circular path at a velocity of 2 meters per second and a centripetal acceleration of 4.3 meters per second squared. What is the radius of the circular motion of the mass? So, hinahanap yung radius. So, meron tayong formula na acceleration, centripetal acceleration, which is equals to v squared divided by the radius. So, yung radius natin equal to sa v squared divided by the acceleration. Yung velocity natin ay equal sa 2. So, square natin yan divided by acceleration, 4.3. So, meron tayong radius na 0.93 meters. A cord 0.65 meter long exerts a centripetal force of 23 Newton on a whirling 1 kilogram mass tied to the end of the cord. What is the velocity of the whirling mass? So, pinapaikot-ikot dito yung ano, yung mass. May mass na 1 kilogram. So, that is, hinahanap dito yung velocity. Meron tayong formula na centripetal force equals to mv squared divided by r. That is, pag gusto natin kunin yung velocity, velocity is equals to square root of radius times the centripetal force divided by the mass. So, equal ngayon to sa, yung radius natin ay 0.65 times centripetal force na 23 Newton divided by 1. So, lumalabas yung ating velocity ay 3.866 meters per second. Okay. So, kailangan yung square root ngayon yan. So, di-divide nyo ng 1. Isa pa sa application ng centripetal force, eh yung halimbawa dito sa yung sasakyan na umiikot sa halimbawa sa isang circular path na ganito. Okay, so dito sa pag-ikot ng sasakyan, meron ding nag-e-exist na centripetal force dito, that is
may force dito na ano, in this direction, ayan, towards the center, centripetal force. So ito ngayon yung centripetal force, kaya siya nakakaikot yung sasakyan natin, kaya nagagawa niya yung paglikong ganyan, nagagawa niya yung pag-ikot dahil sa centripetal force. Ngayon, ano ngayon tong centripetal force natin? Eh, wala naman tayong tali dito. Wala naman nag-i-exist na tali dyan eh. So, that is, yung centripetal force, ito yung, sulat ko dito, ito yung friction na nag-i-exist between sa gulong tsaka sa dinadaanan niya, sa road. Okay? So, ayun yung centripetal force na nag-i-exist ngayon. So, itong centripetal force pala natin equal to sa friction force. Friction force, okay. Lagay natin. Ayan. Friction force between the wheels and the road. So, ngayon, para ngayon makasuccessful siyang ikot in this direction, paliko, kailangan sapat itong friction force. Kailangan sapat yung friction force. Kasi kung hindi sumapat yung friction force, masyadong makinis yung daanan niya, so hindi sumapat ngayon yung friction force natin, ang mangyayari ngayon dito sa sasakyan natin, hindi siya, yung pagliko niya ay medyo lalagpas siya ngayon dito sa track. Okay? Tinatawag na skid. Mag-i-skid siya. Parang umovershoot. Ayan, hindi niya kinaya hindi kinaya ng friction force eh. So, okay. So, ayun pala, no? Kailangan itong centripetal force mag-equal to sa friction force para makasuccessful siyang circular turn. Okay. So, alam natin na itong centripetal force natin, may formula tayong ganito sa centripetal force. Mass times velocity squared divided by the radius. So, okay. Equal to sa friction force. Kung saan yung friction force natin equal to sa coefficient of friction times the normal force. Ayan. Okay. So, ito dapat ay, ito ngayon yung relationship ng ngayon nila. So, bigay ngayon tayo ng example dito. Take natin tong example natin. An 800 kilogram car rounds a rotunda on a smooth level road of radius 52 meters at a speed of 14 meters per second. Determine if the car will be able to make the turn if the concrete road is dry and the coefficient of friction is 0.6. So, yung situation natin dito, yung illustration nito, yung parang pinakita ko lang sa inyo kanina. So, iikot ngayon yung sasakyan. Ngayon, ang tanong, kung magagawa bang makaikot nung sasakyan natin with this coefficient of friction na 0.6. Ito yung mga given data natin. Okay. So, para makasuccessful siyang ikot, kailangan yung relationship natin mag-exist. That is, meron tayong centripetal force equal dapat to sa friction force. Ayan. Para maging successful yung kanyang pag-ikot. So, itong friction force natin, siya nga yung magsusupply sa centripetal force para makasuccessful ikot yung sasakyan. So, itong yung friction force, okay lang na mas malaki ito. Kung mas malaki yung friction force natin, okay lang. As long na hindi siya mas mababa sa centripetal force. Yung required na centripetal force, kailangan masupplyan yun ng friction force. Okay, so, kunin muna natin yung centripetal force. Tignan natin. So, that is FC is equals to MV squared divided by the radius. So, equal ngayon to sa meron tayong 800 kilogram na mass times 14 meters per second squared divided by the radius which is 52. Okay. So, yung ating centripetal force ay equal sa 3,015.385 newton. So, ito yung centripetal force na kailangan natin, na required. So, tignan natin ngayon yung friction force natin. Kailangan yung friction force natin greater than or equal to this value. So, that is, kung tignan ngayon natin yung friction force natin, equal to sa mu Fn.
So may mu tayo na equal sa 0.6 coefficient of friction niyan. So itong normal force, walang iba kundi ito yung normal force is equals to weight ng sasakyan, which is 800 times 9.807. So that is halimbawa, ito ngayon yung sasakyan natin. Ito yung sasakyan. So meron siyang weight, ito, force ng weight. So yung normal force, ito yun, yung pataas, Fn. So that is Fn is equals to F weight. So ano ba yung weight? So that is mass times acceleration due to gravity. So ito ngayon yung friction force natin, which is equals to 4,707.36 Newton. So that is kayang-kayang supplyan ng friction force natin yung centripetal force. So ibig sabihin, makaka-successful na round itong sasakyan natin, makaka-successful siyang ikot sa rotonda. Hindi siya kukulangin ngayon kasi sapat yung friction force na nakuha natin. Lagpas pa nga eh. So kayang-kaya niyang supplyan itong ating centripetal force. Okay. So ang sagot natin dito ay yes. Ayan. Papansin ninyo yung mga ibang kalsada nakabank. So may angle siya dito. So ito mapapansin niyo to lalo na sa karerahan ng mga sasakyan sa racing. Mapansin niyo para medyo may angle, nakaangat siya, tinatawag na bank roads. So ano yung purpose niyan? So yung purpose nito para mas masupplyan yung tinatawag nating centripetal force. Okay, so dito kasi papansinin natin sa ganitong scenario, may weight yung sasakyan natin which acts in this direction. Ayan, diretso lang pababa, weight. Ganyan natin, weight, force ng weight. And then meron tayong normal force which is in this direction, okay? Ito yung weight pa ganito, pababa. And then yung normal force natin pa pataas yan. So itong normal force, meron pang isang component to ngayon, yung horizontal component which is in this direction. Ayan, ito ngayon yung tumutulong pa sa centripetal force natin. So that is, sabihin natin tong force H, ayan, horizontal. O kaya helper, pang tulong kasi yan eh. Ito naman yung normal force. So ito, parang, kasi parang papansinin nyo, nakabank siya. So tendency, parang medyo papunta siya ngayon dito dahil sa ganyang setup niya. So ito ngayon, nilagay natin dito. Ayan, nakabuo tayo ng triangle, which is, ito ngayon, itong angle na to ay equal lang dito yan sa angle na to. Okay. So, lumalabas ngayon yung centripetal force natin, FC, is equals to, meron na tayong friction force kanina, plus yung helper natin. Ayan. So, ayan, may katulong pa tayo. So, mas lalakas ngayon yung ating, yung pagliko niya. Mas makakatulong ngayon. Hindi siya, mas may iwasan yung pag-skid. Ito kasing component na to sa right side, okay lang na mas malaki to eh. Kumpara dito sa FC. As long na hindi sila bababa sa centripetal force na required. Okay, yung katulad lang din kanina. So, papasininan dito na masasapat na to kasi dalawa na silang magtutulong dito eh. So, okay, bigay tayo ngayon ng example na gantong scenario. A 1,200 kilogram car, race car, makes a turn of radius 50 meters at 70 kilometers per hour. If the road is banked at an angle of 16 degrees, will a friction force be required? If so, how much is this force? So, basically, tinatanong dito na ito yung situation natin. Gagawin ng race car ay liliko ngayon siya, parotonda, paikot. And then, tinatanong kung kailangan pa ba ng friction force. At kung kailangan pa, gaano kalakas yung friction force na kailangan natin. Okay, so may equation nga tayong ganito. Centripetal force is equals to friction force plus yung helper. May helper na tayo dito eh. Ayan. So, kumpitin muna natin yung centripetal force na required. So, that is FC is equals to mass, which is 1,200, times the velocity. Ang velocity natin ay 70 kilometers per hour. So, kailangan natin yan i-convert sa meters per second, which is equals to 19.44444 meters per second. And then, square natin yan divided by the radius, 50 meters. Okay. So, yung FC natin, lumalabas ay
9,074.074 Newton. So, ito dapat yung required na centripetal force natin. Okay? So, tignan natin itong ating helper. Kung ilan yung helper natin. Yung horizontal force. So, that is, lagyan natin dito. So, ganito yung situation yan. Dito may Fn. Fn. And then, ito yung weight. Okay? And ito naman ngayon yung ating horizontal. FH. Horizontal. O kaya helper. Kaya na lang. So, ito ay 16 din. So, yung triangle natin lumalabas ganito itsura. Ito 16 degrees. Ito yung FN natin. Ito, tinayo ko lang to ah. Ito naman yung weight. At ito yung FH. Ayan. So, that is, itong weight. Meron tayong weight eh. That is 1,200 times 9.807. Makuha na ngayon natin yung weight. So, ano ngayon? Paano natin makuha itong FH natin? So, using sign law. So, FH over sine 16 degrees equals sa weight ng sasakyan, which is equals to, so that is yung weight natin ay 1,200 times 9.807 equals to 11,768.4 Newton all over sine. So ito, ano bang angle to? So that is 90 minus 16, 74. So sine 74. So makukuha natin tong FH natin. FH is equals to 8,374.534 Newton. Ayan. So, meron na tayong ganito. Kailangan kasi ang kailangan natin, at least ito eh. Okay. So, ilan pa yung kulang natin? Meron na tayong ganito. So, ilan pa yung kulang natin? So, that is, kukunin natin ngayon yung friction force. Kailangan pa pala natin ng friction force. Which is FC minus FH. So, lumalabas yung friction force natin. That is, ito, minus dito. So, yung kailangan pa nating force ay, okay, ito ngayon yung kailangan pa nating force, which is the friction force. Kailangan pa natin ng friction force.